isipin nyo lagi na maraming tumulong sa inyo at kung yung sayangin yun, yung tiwala ng tao, lalong-lalo na ako, Kabling, dahil napakahirap yung buhay mga isda. So, pag nasa laot na kami, yung kabilang paa namin nasa hukay na. So, sobrang hirap ng buhay pang isda. Kaya, habang may magpapaaral sa inyo, habang may gumagasto sa inyo, ituloy niyo yung pangarap niyo, mag-aaral kayo ng mabuti para pagdating ng araw, mag-success rin kayo sa pag-aaral niyo. At wala naman kami ibang hiling na makapagtapos kayo sa pag-aaral niyo para balang araw, hindi niyo mararanasan yung dinanas naming hirap ngayon. Para sa inyo din yan lahat. Kaya, Kabling, anong masasabi mo sa mga cry friends natin? Anong sa tungkol sa pag-aaral mo? Mag-message ka. Mga cry friends, nagtapos po ako ng pag-aaral, pangako ko po sa inyo. Magiging doktor po ako. Mabuti ang nilalaman, kabutihan sa kapwa ang kanyang pinapakita, dyan rayon. So yun at magandang hapon mga cry friends, magandang umaga, magandang hali ko namang oras dyan sa inyong lugar. At nandito kami, kasama ko yung apat na batang pag-aaralin ko, si Kablink, si Rialin, si Rizelin at si Rika. So mag-update tayo ngayon mga cry friends at Rick, mag-hi ka muna. Hi. Rizelin. Hi. At si Rialin. Hi. Kablink. Hello. Yun know, si Kablink. At ibibigay ko lang kay Miko tong cellphone mga cry friends para makapag-vlog tayo ng maayos. Alright. So yun, sa mga naghihintay po ng mga cry friends natin sa nag-update ng Riot Charity program ko. So ito na po yun. Pasensya na po kayo mga cry friends. Hindi ako nakapag-update kagad dahil syempre wala pa na po pasukan. So ito, i-update ko na ngayon dahil pasukan na. Kailan yung pasukan niya, Rick? September 13. Si Olin. September. Parehas lang? September. Ay, iba-iba kasi yung school mga cry friends kasi si Kablink, ano yun eh? September 4. So, si Rizelin tsaka si Rialin, hindi pa alam kung ilan yung pasok. September 6. September 6? Matalir, mali naman ako. Tumpag lang yun. So, September 6 daw, yung pasokan ni Kablink mga cry friends. At yun, ito yung mga kailangan nila mga cry friends at nakalista na dito. Pinalista ko kasi kay Rika. Yan, at sa grade 6 and grade 3, kay Rialin to, tsaka kay Rizelin. 10 notebooks, tapos one pad of paper, tapos bond paper short and long, colored paper, yan. At 8 long plastic envelope, 8 long, ano to, be? Brozone? Oh, brunzone? Saan eh? Brown. Oh, brown. Brown envelope. At 2 short brown envelope, at 2 short plastic envelope, at color plastic, watercolor, and white glue, and lapis, ballpen. Tagil na lapis ni Diarya. Rika. Tag 8. So, yan. At pinaka marker, tapos ballpen, at syempre yung cellphone na gagamitin ni Rika, mga cry friends. So, yan. Si Kablink, ihatid ko na po yan sa katapusan ng August. So, uwi na kami ng Maynila. So, goodbye muna Boreas Island for now dahil mag-aaral sa Kablink. Nung una, ginawa ko ng paraan. Nag-arkila kami, nag-rent kami ng bahay sa San Pascual para sa signal, para sa pag-aaral ng anak ko. So, hindi talaga ginaya mga cry friends kasi unang-una sa umaga, minsan may time na mahina yung signal, may malakas yung signal. Tapos madalas nagba-brown out. So ayaw ko naman na isugal yung kinabukasan ng anak ko. So di bale, iuwi ko na muna sila ng mama niya at doon na siya mag-aaral. At syempre yung dalawang bata. At bago ako aalis mga cry friends, bibilhin ko na itong mga gamit ng mga bata. Kay Rialin, kay Rizelin. At si Rika mga cry friends, hindi ko pa sure kung yung cellphone niya, ang pasukan pa naman na 13. Subukan ko na habulin namin na makapag-transfer siya kasi balak namin, napag-usapan namin ni Papa niya, ni Tatay Pablo at ang asawa ko, doon namin siya pag-aaralin sa Maynila para maganda-maganda yung school kasi napakasayang mga cretins dahil tinututukan ko ngayon si Rika talaga dahil napakatalino at talagang nagpupursige siya na mag-aaral talaga. Talagang gustong-gusto niya makapag-aaral. At yun nga, nakapag-indol lang siya dito. Kapag-indol pa na rin, no? Sa San Pascual.
subukan namin na habulin dahil kanina lang kami nakapag-usap. Kasi napag-usapan nga namin yung pag-college niya na doon siya sa Maynila mag-aaral. At doon sa amin, doon siya sa amin titira. Dahil ang bahay naman namin doon sa Valenzuela, ang nakatira na lang yung misis ko, si Ashley, si Kablink. So gusto ko rin na may kasama sila doon at maalalayan si Rica. Dahil napakatalino niya talaga mga Cry Prince at napakaswerte. Maraming maraming salamat sa lahat na nag-sponsor kay Rica. Unang-una na dyan si Ma'am MMB, si Sir Kered, si Nanay Wilma, si Paring Cesar, si Paring Boy Cubs, at lahat ng mga nag-sponsor kay Little Mami, kay Rica. Hindi po tayo magsisisi na pinag-aaral natin si Rica gawa nung napakatalinong bata. So yun, subukan namin mga Cry Prince at malalaman nyo rin po yun sa sunod na update ko. Basta ang importante dito, lahat ng mga bibili nila, nandito na yung kakailanganin nila sa school. So, bibili namin lahat yun bago yung pasukan. At yung about sa pera ni Rica mga Cry Prince, balak ko sana na pupunta kami ng Pasakaw, mag-open account kami para yung ATM sa kanya na nakakapangalan. So, pawakan ko na lang kay Ate Pinya. So, pag may mga kailangan siya, saka na lang mag-withdraw para sure na hindi mababawasan yung kanyang pera. So, yun. Subukan namin mga Cry Prince na habulin yung pag-aaral niya sa Maynila. Kasi dito sana sa Pasakaw, hindi kaya dahil sobrang higpit niyan mga Cry Prince. Pasensya na pala kay J-Lo at kay Ma'am Jojo Official at kay Sir Danny ata yun, yung padala sa akin ng pera. Hindi ko pa po nakukuha dahil sobrang higpit ngayon. Kailangan pag sumakay ka ng barko, meron kang ID na ipapakita nung ano yun, vaccinated ba yun? Pero pagpapunta ng Maynila, kaya namin gawa ng paraan yun kasi naipag-coordinate kami dito, certificate lang. So hindi siya naman siya ganun ka higpit papasok ng Maynila. Sobrang higpit lang dito talaga papasok ng probinsya. So yan, hindi kami makakapunta ng Pasakaw kung sakali po mga Cry Prince pag mahabol namin yung enrollment ni Rica sa Maynila. Doon na namin siya kukunan ng ATM kasama yung asawa ko. So siguro kung hindi ko man may vlog yun, si Kablink na magbablog nun. Pero pag may sama namin si Rica, susubukan ko na bago ako makabalik ng Bores Island, makukunan na namin siya ng ATM. So yan, at galingan nyo sa pag-aaral, Kablink, Rialin, Rizilin, at si Rica. Lagi na ako nakasupport sa inyo at lahat gagawin ko para makapagtapos kayo sa pag-aaral. Isipin nyo lagi na maraming tumulong sa inyo at huwag yung sayangin yun, yung tiwala ng tao. Lalong-lalo na ako, Kablink, dahil napakahirap yung buhay ng mga isda. So, pag nasa laot na kami, yung kabilang paa namin nasa hukay na. So, sobrang hirap ng buhay ng isda. Kaya, habang may magpapaaral sa inyo, habang may gumagastos sa inyo, ituloy yung pangarap nyo, mag-aaral kayo ng mabuti para pagdating ng araw, mag-success rin kayo sa pag-aaral nyo. At wala naman kami ibang hiling na makapagtapos kayo sa pag-aaral nyo para balang araw, hindi nyo mararanasan yung dinanas naming hirap ngayon. Para sa inyo din yan lahat. Kaya, Kablink, anong masasabi mo sa mga Cry Friends natin? Anong sa tungkol sa pag-aaral mo? Mag-message ka. Okay? So, yung mga Cry Friends, may pangako mo sa pag-aaral mo. Mga Cry Friends, pag nagtapos po ako ng pag-aaral, pangako ko po sa inyo, magiging doktor po ako. Si Kablink, para makatulong sa may mga sakit kasi yun yung pangarap niya talaga dati mga Cry Prince na magiging doktor siya. So ikaw naman Rizilin, anong pangarap mo sa buhay be? Pag napagtapos ka sa pag-aaral. Pagkatapos ko po mag-aral ay gusto ko maging teacher. Gusto mo maging teacher? Yan, lahat ng yan, matutupad niyo yan. Basta magsikap lang kayo, mag-aaral kayo na mabuti. At ikaw naman Rizilin. Pangarap ko po ay gusto ko po din maging teacher at hindi ko po yung sasayangin. Yun! Napakaganda ng mensahe. At syempre, si Rica mga Cry Prince, tanungin natin siya kung ano ang gusto niya ng course pag nag-college na siya at anong gusto niya mangyari sa buhay niya. So, Rick, ano bang pangarap mo sa buhay mo? Pangarap ko po maging chef. Babaan mo, Rick. Para po matutong magluto tsaka masaya din
sumasaya po kasi ako pag nagluluto, lalo na po pag nagustuhan ng mga taong kumakain. Yun! At masarap magluto yan si Rica, mga Krayot Friends. At tikman ko yung luto niya. Nagluto siya ng nilagang baboy. Ang sarap, mga Krayot Friends. Kaya Rick, ipagpatuloy mo lang yung pangarap mo at sana makapagtapos ka sa pag-aaral mo. Wish ko talaga yun na makapagtapos ka sa pag-aaral mo dahil lahat ng mga gusto mo na magiging chef ka. Maraming mga Krayot Friends na makatulong sa atin yan. Marami tayong pwedeng lapitan na unang-una dyan si paring World Cups, yung kumpare namin na napakasulid dahil chef si ibang bansa yun. So pwede ka namin ipasok agad, papatulungan ka namin dun para makatulong kasi yung pamilya. So wala kaming ibang hiling sa mga sponsors na nagpapaaral sa inyo. Galingan nyo sa pag-aaral nyo at huwag na huwag yung sasayangin yung pagkakataon. Dahil kami nung araw, gustong-gusto kong makapagtapos. So talagang hindi lang pinala dahil sobrang hirap. Kaya ngayon, ipagpatuloy nyo yung pag-aaral nyo at galingan nyo. So yun! Hanggang dito na lang mga Krayot Friends sa update namin. So huwag po kayong magalala. Lahat po ng mga pera na po pasok sa sponsor sa pag-aaral ng Riot Charity Program, hindi ko po binabawasan yun mga Krayot Friends at katunayan yan. Lagi ko po dinadagdagan yan tuwing sahod ko. Tinatabihan ko yan para sa kinabukasan ng mga bata. So yun, sana patuloy po natin silang subaybayan at soon para sabay-sabay nating masaksihan at matupad yung kanilang mga pangarap sa buhay. So yun, at hanggang dito na lang. Magbabay ka na, Kabling. Bye-bye. Rialin. Bye-bye. Isilin. Rica. Bye-bye. So yun, mga Krayot Friends, at abangan nyo na lang po sa mga susunod na araw. Bago po ako uwi ng Maynila, bibiling ko itong sa mga bata kay Rialin tsaka kay Rialin. Si Rica, yung cellphone niya, doon ko nabibilin sa Maynila or update ko kayo pag matuloy namin siyang isasama na doon sa Maynila para doon siya mag-aaral, pero pag college talaga niya, doon na siya mag-aaral. Pero sa ngayon, pipilitin ko makahabol. So nag-inquire na yung misis ko. Maraming salamat din sa asawa ko na napaka-supportive. Nag-inquire siya doon na pag-inrola ng bata para si Rica doon na makapag-aaral sa Valenzuela. So Manila girl ka na. Maganda-anda. Ihanda mo na yung sarili mo, Rick, para sa pangarap mo. So yan, maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng aming video. Thank you so much talaga. At magkita-kits lang tayo sa next upload at sa next vlog natin. At hanggang dito na lang. Bye-bye! Bye-bye ka na. Bye-bye. Kaway na. Bye-bye. Dito na kayo marap. Yan. Yan. At bye-bye. At salamat pala kay Nico, yung videographer natin. Yan o, si Oyo Boy Soto. At ang umaga din ni Joel, lambot na. Puso mabuti ang nilalaman, kabutihan sa kapwa ang kanyang pinapakita. Diyan Riot sa kanya ay makakaasa. Siya ay stuntman, action star, at sa pagtulong sa kapwa lagi siyang nandyan. Panoorin mo lang ang kanyang paggagala. Sa kanya talaga naman na ika'y matutulong.